So, hi guys, welcome back sa aming YouTube channel. So, ngayon is pag-usapan natin yung kaibahan ng trabaho ng military at saka sa civilian. So, kaya kung gagawin itong video na ito guys is para lang makompare ko yung buhay ng military at saka sa buhay ko ngayon na civilian. So, sa mga hindi pa nakakalam dyan, is dati akong military. So, marami rin kasi nasasabi na bakit ko daw iniwan yung pagiging sundalo, tapos sinayang ko lang daw yung millions na matatanggap ko pag nag-retire. So, ito guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga kaibahan nila. So, unang-una is oras. So, sa oras guys, pag nasa military ka talaga, hindi mo siya hawak. Although dito naman kahit naman sa civilian, di ba naman masyado hawak eh. Sa military, hindi ka pwedeng masabi na uwi ako ngayon, or sir, uwi ako ngayon, uwi ako bukas, uwi ako sa maya-maya. Hindi yun siya pwede. Maliban na lang kung sobrang emergency. Pero minsan naman kahit anong emergency, kung talagang hindi siya pwede, lalo-lalo pagka naka-alert status yung tropa, hindi yan sila basta-basta pinapayagan, lalo-lalo na guys kung walang kapalitan. So usually talaga sa unit ng sundalo, may mga times talaga na may emergency pero hindi yan sila nakakauwi kasi nga kulang sa tao. So ayun guys, oras talaga yung isa sa kaibahan. Tapos kung halimbawa lalabas ka, magbabakasyon ka, may gagawin kang importante, gusto mo pumunta sa itong lugar, magagawa mo yan siya during ng break mo o yung tinatawag nilang R&R. So, kung nasa kampo ka at hindi ka naka-R&R, hindi mo yan siya magagawa. Yung magbabakasyon ka ora mismo, uuwi ka ora mismo, gusto mo makasama yung pamilya mo ora mismo, hindi mo yan siya magagawa basta-basta guys. So, sa civilian naman, ang trabaho dito is 8 hours a day. Karamihan, maliban na lang kung may double job ka. So, ibig sabihin, after 8 hours guys, nakakauwi na tayo sa pamilya natin. Tapos, ang lapad pa ng time, o di kaya ang haba pa ng oras para gawin yung mga bagay-bagay. Then dito, pag ayaw mong pumasok ngayong araw, o di kaya maya-maya, basta may tinatawag ka lang o di ka may naipon kang PDO, pwede mo siya gamitin, wala na yun siya magagawa. So, ganoon dito sa amin. Yan yung isa sa kaibahan ng civilian na trabaho sa militaryo. Tapos, isa pa is yung safety. So, sa safety naman guys, alam naman natin na medyo kahit nasa labas ka, civilian o military, delikado pa rin yung buhay natin kasi hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari. Pero sa part ng military is mas delikado sa delikado. Yan yung sinasabi pa nga ng karamihan na yung paa na isa is nasa hukay na. Which is true naman kasi lalo-lalo na sa mga elite forces natin dyan, especially sa ranger na laging pinapadala kahit saan, sa mga magugulo, sa mga critical na area, lagi mo yan sila makikita dyan. Kaya medyo mahirap, mas mahirap yung safety nila, especially pag nasa operation kasi hindi mo naman alam kung ano mga nangyayari sa operation. Maya maya may mga nangyayari, pero hindi naman talaga every operation is may mga masamang nangyayari. So lagi naman sila ginaguide ni Lord. Ayan. So sa civilian naman, ang safety, siyempre kailangan magdouble ingat pa rin sa labas kasi nga hindi naman tayo taga dito sa ibang lugar. So kailangan mo rin aralin yung mga bagay-bagay dito, ugali ng mga tao, mga ganun. Tapos siyempre make sure na nasa safe ka lang din lagi. So ayan guys, yung isa na kaibahan nila kasi sa military talaga, sa tutusin lang ang hirap ng buhay niyan, sa tutusin lang talagang hirap. Then ang isa pa guys na kaibahan is yung sahod. So sa sahod naman sa military, ewan ko nasa magkano yung sahod ng military ngayon. So sa military nag-i-increase yung sahod nila base sa rangko at saka sa
year of service. So, pag umabot ka ng 5 years sa military, tataas yung meron ka makukuha na long pay na tinatawag nila. Ewan ko kung nasa magkano yung long pay nila. So, sana dubli-dubli pa yung matatanggap ng military. Pero ngayon parang narinig ko na magbabayad na to sila ng pension nila. Ewan ko kung laptop na yun. Sana huwag. Sana hindi. Kasi natutos na ang hirap ng buhay ng military, mga police. Kasi yan yung tinatawag nilang buwis buhay na trabaho. Diba? So, salary, yun nga. Every 5 years or every promotion, tumataas yung sahod ng military. So, sa civilian naman, kaya sa akin. So, depende pa rin sa kumpanya. May company na every 6 months, tumataas yung sahod. May company rin na every 1 year, tumataas yung sahod. Pero, nasa magkano lang din naman yung itinataas na. Pero pagka i-convert mo rin sa peso, sa Pilipinas, medyo sakto na din. Sakto na din yung increase niya. So, ayun guys, yung mga alam ko lang na kaibahan ngayon, yung tatlong kanya, yung oras, tapos safety, tsaka yung sakto. So, ayun lang guys, yung sasabi ko sa ngayon muna. Kung may mga alam kayo na pwedeng idagdag, pwede nyo comment dito. At sa mga tropa pala na nanonood at nasa operation sa lagat ngayon, dobli-dobli ingat at laging magdasal. So, ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe. Thank you.